sa pamilya ng ipipang sa panaran. Sa mga mata talagang pinagulagayan ang magic ng saga. Rin. Yoyo. Catherine! Apo ko! Hayop ka! I'm sorry. Catherine, I'm so sorry. Papa! Ako na. Kalaban mo, babalik sa iyong kasakiman mo at pagdating ng panahon na yun. Ako mismo ang sasanubong sa iyo sa impyerno. Kilala mo? Oo. Nagkita na kami noon sa Quiapo. Siya ang kapatid ni Pablo. Si Catherine. Mabuti nga namatay ka ng hayop ka. Magsama kayo ng apo mo sa impyerno. Sama po, Malita! Patay na po ang pamilya, kabalyero! Anong ibig po sabihin? Subugod po ang mga armadong lalaki sa mansyon. Minasakal po ang pamilya. Lahat po sila patay na. Hindi. Sino kaya ang demonyo ang pumatay sa pamilya Caballero? Pati si Senyorita Catherine, hindi naman. Sigurado akong pamilya ng asawa ni Catherine ang gumawa. Hindi tayo ligtas dito. Umalis tayo. Kamaabutan tayo ng kalaban ng mga Caballero. Para
maganda na alis tayo ng ganitong sitwasyon. Pero... wala tayong magagawa. Parang kabadong-kabado ka. Huwag ang kabahan. Kailangan mo rin sagutin yung mga tanong namin base sa katotohanan at base sa nalalaman mo. Sige po, sir. Hindi naman po ako kinakabahan eh. Yung Joel at Roberto, meron silang malinaw na alibay. Wala silang motibo para patayin ang biktima. Bakit, sir? Suspect ba ako? Eh, hindi naman po kayo magkaaway ni Coach Gary. Wala nga po ang atraso doon, tsaka wala rin po siyang atraso sa akin. Parang tatay ko na nga po yun eh. Huminga sa akin. Kung hindi ikaw pumatay sa kanya, sigurado ako may nalalaman ka. Kito, alam mo ba na pwede ka rin makulong? Lalo na kapag kasama ka sa nagplano nito. Eh, umamin ka na! Sir, hindi ka naman po alam na aabot sa ganito, sir, eh. Ano ibig mong sabihin? Alam mo ang pagpatay kay Coach Gary? Si Lawrence po, sir. Kasi nangihingi siya ng pera kay Coach Gary para makapagbayad sa utang niya. Tapos nahuli po siya. Ayun po, napatay niya po. Nasaan siya ngayon? Alam niya ba na inimbestiga ng kayo ngayon? Hindi po, sir. Hindi niya po alam na ina-interrogate niyo kami. Sir, alam ko po kung nasaan siya. Huwag niyo po ako ikulong, sir. Adrian! Mahal ko! Bakit ko sino magbuha nito? Adrian! Sir, ako kainatan, ha? Pangingatan. Mahal ko! Mahal ko! Mahal ko! Mr. Montenegro, nakikiramay ako. Mabubuting tao ang mga kabalyero. Bakit? Sino ka ba? I am Romina Falcon, the legal counsel of Caballero family. At bilang kasal ka kay Catherine, ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ng mga kabalyero. Tawa na yan. Ibig sabihin, ano ko na tagapagmana ng mga kabalyero? Diba? Huwag ka masyadong atat, Mr. Montenegro. Ililibing muna natin sila bago natin pag-uusapan ang mga manan nyo. Hindi sila ililibing. Ikikrimin sila. Ako na ang mag-aasikaso ng lahat. Sasabihan na lang kita pag okay na ang lahat. Anggol! Nasaan si Elsa? Wala na si Elsa. Patay na siya. Nakikiramay ako, Tanggol. Pero buti na lang, nakabalik kayong buhay na makasama mo. Tanggol? Anong ginagawa ni Madonna dito? Hindi ba tao ni Don Facundo yan? Tanggol, anong malay mo? Kung isa yan sa mga nagplano para pahirapan kayo. Mapapagkatiwalaan ba natin yan? Baka mamaya, try do rin tayo. Sa tingin ko, pagkakatiwalaan si Madonna. Kung hindi niya kami niligtas, malamang patay na rin kami.
Dahil nilusob ng mga Montenegro. Aman siya ni Don Facundo. Gusto ka ba kay Tisoy? Ah, hindi. Hindi muna sa ngayon. Pero itong kasama ko, gustong hamunin si Tisoy. Yan ba? Eh, mukhang hindi pa nakakabawi yan ng laban yan. Puro sugat ang mukha. Huwag ka mag-alala. Kaya ko yan si Tisoy. Hoy! Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo ko, Santino! Gusto mo ba mamatay? Santino! Hayop ka! Santino! Pinilay mo si Luciani! Santino, kalma, kalma! Santino! Wala akong alam sa pinagsasabi mo, pero okay na mamatay yung matandang yun. Wala namang alam sa labanan yun eh. Magbabayaran mo ginawa mo kay Coach! Santino! Teka! Teka, bata! Mabuti pa eh. Ibuhos yung galit nyo doon sa loob ng ring. Ano, Tisoy? Hinahamo ko ni Santino. Balag ka. Okay, payag ako. Malaki pa atraso mo at ang kapatid mo sa akin. Pero sigurado ka bang kaya mo? Kasi dito, isa lang ang lumalabas na buhay. Sa loob ng ring, liamano ka. Sa loob ng ring, lamang ka sa kanya, lamang ka sa bilis. Di ba? Eh di kaya mo si Tisoy. Sige. Kahit saan naman kami magharap ni Tisoy, kaya ko siya. Oh, di ba? Ayun naman pala eh. Kaya mo yan. Basta mamaya, pagdating doon, banatan mo na agad. Huwag mo nang bibigyan ng oras na makabawi sa'yo. Ha? Terence, pasuot mo sa bata mo. Oh, sige, salamat. Oh, arinig mo na siguro yung sinabi niya. Alam mo, napaisip lang ako eh. Di ba pulis yung tatay mo? Pwede mo namang isumbong lahat ng to sa kanya, ba't hindi mo gawin? Ako nga na walang kasalanan pinakulong niya. Wala namang alam sa pagpapatawad ng hustisya yun. Wala akong maasahan sa kanya. Sige, sabi mo. Kala ko talaga, katapusan na natin ah. Kala ko tuloy na tayong mamamatay ron. Ibang klase talaga yung kademonyo ni Don Facundo. Walang awa niyang pinagpapatay yung mga kasamahan natin. Akala ko, mamamatay na rin ako. Buti na lang nagkagulo. Kung hindi, yari talaga tayo. Pasensya na kayo. Kasalanan ko ang lahat eh. At kayo'y nadamay. Iginanti ko lang naman si Bubbles eh. Dahil yun ang nararapat kay Pablo. Akalain ang mangyayari sa atin to. Dapat di ko na kayo sinama kay Don Facundo. Pero wala akong magawa. Sila lang ang makakapitan ko para mailigtas ko kayo. Tagol. Ayos lang yun. Basta ang mahalaga, ligtas tayo nila. Yeah!
tigilan natin to. Kung sino rin laban.